Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules dito sa Pilipinas, alas 6:11 ng umaga. Siguro lagi na tayong ganito sa usapang politika. Maaga tayo mga 6:30 ganoon. Kasi para natatapos ko na kasi para marami akong mga magagawa pa. Commitment ko to eh. So early, this is early morning. Parang ano na to, parang early morning program ninyo kung kayo ay sumusubaybay sa akin. So ngayong araw na to, pag-uusapan natin ng usapang diskriminasyon, LGBTQ rights, at religious freedom. Siguro nahulaan nyo na kung bakit pag-uusapan natin ito. Ito ay dahil sa nangyari kay Sas Rogando Sasot, na kung saan siya ay naimbitahan na maging commencement speaker ng isang school, yung SPI, Southern Philippines Institute of Science and Technology, na nasa Cavite, at nagkaroon ng commencement exercises. At inimbitahan siya na maging commencement speaker or graduation speaker. Kilala naman siguro natin si Sasasot. Disclosure, si Sasasot, nagkaroon kami nito ng diferensyan before. Nag-debate pa nga kami nito publicly sa social media. I have certain problems with her, we don't see eye to eye. But it doesn't mean that because mayroon kaming pagkakaiba ng opinion, mayroon kaming pinagdaan ng conflict, ay hindi na natin pupunahin kung mayroon ng pagdagsag ka sa kanyang karapatan. Siguro yun ang aral na gusto ko rin iwanan sa inyo ngayong araw na to. Hindi porket hindi nyo gusto ang isang tao o kaya meron kayong away, na hayaan nyo na lang na apakan ang kanyang karapatan kahit alam nyong mali. Hindi dapat tayo ganun. Kasi hindi rin dapat ganun ang pagtrato din sa atin. How do you feel if you have a right that has been violated but because you are just thinking differently, people will say good for you? Diba? Hindi dapat tayo ganyan. Okay. Yung kwentong nangyari, ang nalaman natin nung una ay pinataya ng ilaw at saka ng mikropono si Sasasot doon sa venue. Kasi ang venue ay hindi pag-aari ng, hindi sa campus ng Southern Philippines Institute of Science and Technology. Hindi sa loob ng campus sila, malamang maliit yung campus sila siguro, walang venue. So sila ay nagrenta. Well, actually, ang sabi, lumalabas, hindi renta, kundi magbibigay lang sila ng kontribusyon o donasyon. Pero parang gano'n na rin yun, di ba, technically. Sa isang simbahan, yung Church of God, they have a venue. I think it's a place where they have the regular prayer meetings. And so they rented the place, technically. But there is a condition. I don't know whether there is a written contract eh. Ang sinasabi ng Church of God, malinaw daw na nilagay doon na may mga rules sila at bawal daw ang LGBT para magsalita. Talagang tinukoy LGBTQI. Eh hindi ko alam kung anong tunay na kwento kasi paano nila nahulaan na LGBT talaga mang standard na nilang pamantayan, na wala talagang LGBT ang pagsasalitain sa loob ng stage nila. Kasi marami naman pwedeng mga marginalized identities na pwede mong bawal dito si ganito, bawal dito ang komunista, bawal dito, etc., etc. That LGBTQ. Anyway, I'm just granting, for the sake of argument, that they don't know that. They put that in the contract. So the question is there a written contract? But having said that, be that as it may agreement sila ng school na ganoon. Otherwise, pag sila ay lumabag, hindi sila papayagan. So pumayag naman daw ang school, sabi ng Church of God. At nang nalaman nila na ang commencement speaker ay si Sas, talaga sinabi nila ng school, huwag niyong ituloy yan. Huwag niyong ituloy yan kasi pag tinuloy niyo yan, hindi namin hahayaan, hindi namin kapatatapusin at ibig sasaulin lang namin sa inyo ang inyong bayad o ang inyong donasyon. Diba? Very careful kasi ang mga churches, hindi na sinasabing payment. Kasi pag payment, parang income generating na sila, di ba? Donation. Kasi di ba bawal sa simbahan ng kumita, di ba? Otherwise, maging taxable sila. Di ba? So may it's a donation. So, sasauli nila yung donation, technically. Pero nagpumilit pa rin daw ang school at si Sasot pa rin ang pinagsalita. Kaya ayun ang nangyari. Pinataya ng ilaw. Okay. Ano masasabi ko dyan? Una, tingnan natin sa larangan ng legalidad muna.
saka natin pag-usapan yung moralidad ng pag-uusap. Kasi iba yung legalidad sa moralidad o etika. Yung ethics and morality ng act iba sa legality. Kasi matagal naman nating alam na it doesn't mean that it is legal, it is also moral and ethical. Diba? Kung titingnan mo, meron talaga tayong pamantay sa saligang batas. So there is a separation of the church and the state. But it is not to be construed as, pinaliwanag ko niyan maraming beses, diba? Ang sagka ng na binilgay ng konstitusyon ay hindi dapat nakikialam ang Estado sa mga affairs ng simbahan. Pero hindi sinasabihan ng simbahan na hindi sila pwedeng magkaroon ng sarili nilang opinion. O magsumali sila sa political process by voting, di ba? Okay, no, meron silang i-endorse ang kandidato. Bagamat nabanggit ko na rin yan na sa Estados Unidos, very strict ang rule na wala kayo dapat participation sa politics. Dahil kapag may participation ka na sa political at ikaw ay church, bubuwisan ka na ng IRS. Kasi ibig sabihin, hindi ka na church. Political group ka na. Parang ganon. Anyway, hindi ganyan tayo sa Pilipinas. Klaro na ang simbahan ay hindi binubuwisan. At hindi dapat nakikialam ang sa estado sa affairs ng simbahan. And the other dimension of that constitutional mandate is that dapat binibigyang laya ng Estado ang mga tao na magkaroon ng kanilang kalayaan o karapatan na mag-exercise freely ng kanilang faith. So the free exercise of religion, the freedom of religion na hindi ka pwedeng diktahan na ito ay dapat gawin mo o hindi mo gawin ayon sa iyong relihiyon. Malinaw na na-establish na yun ng Korte Suprema. In fact, yung RH law, ang portion yan ay na-rule na unconstitutional nung minamandato ng batas na kahit ikaw ay labag sa iyong paniniwala, ikaw ay mag-doktor ka o nurse ka, magpa-participate ka sa artificial family planning methods, yung mag-prescribe ka ng yung mga hindi natural family planning. Okay, pag mag-implant ka ng ng pills, yung ganong klase ng mechanism ay sa dating batas ni-require na hindi mo dapat kinagamit ang faith mo para hindi sumunod sa batas. Ang sabi ng Korte Suprema ay hindi ito yung tama sapagkat yun ay pagpapanghimasok na sa free exercise rights ng religion. So kapag Katoliko ka o bawal sa pananampalataya mo at merong pasyente, pwede mo naman siyang ipasa sa iba. Importante ipasa mo siya sa iba, huwag ikaw ang gumawa. Parang katulad yan nung aking anak ko, no, nung nanganak yung misis ko at yung yung kanyang pedya noon ay pedya ba o obigay ni? Yung obigay niya ay medyo may pananampalataya na ayaw niya magsesarian. Di ba? Ayaw niya magsesarian. So malinaw na sinabi na sa amin na hindi pwede siya magsesarian because it's a matter of her faith. Eh, hindi rin pwede sa asawa ko hindi magsesarian sapagkat yung unang anak namin sa Amerika, cesarian, na maliit ang kanyang hip bone, ang kanyang cervical bone. So sabi niya, hindi ako, ibibigay ko sa ibang kasamaan ko. Nagkataon nga lang nung nanganak ang asawa ko, binagyo, hindi nakarating yung doktor na taga Kalamba, napilitan na siya. Pero at the same time, ang ano naman nung doktora, wala lang choice. At saka manipis na rin daw yung matris ng asawa ko, kaya nagkaroon ng medical reason. But what I'm saying is that there is that people could not, the law could not require people to do something that is against their faith. And at the same time, for example, that is why yung mga Seventh-day Adventists, so for example, yung mga bawal mag-training pag Sabado, di ba hindi sila noon ay na-exempt sila sa ROTC? Okay. Yun na lamang mga Muslim na pwedeng maraming asawa. Okay? May batas tayo ng adultery at concubinage, pero sa mga Muslim walang ganon. Dahil nga sa pananampalataya nila yon. So klaro yan na hindi natin pwedeng panghimasukan ang pananampalataya ng isang tao. So dito sa usaping ito, may karapatan ba ang simbahan na ipagbawal ang LGBTQ sa kanilang premises? Ang sagot doon ay oo. Kasi kung ayon yun sa pananampalataya nila,
May karapatan bang tanggihan ng simbahan ang isang kasunduan na maglalabag sa ganito klase ng usapan na meron silang sinabi na sa school na hindi pwede itong ganito, huwag niyong gawin, ay ginawa pa rin. May karapatan ba silang itigil o tapusin yung kasunduan na yun? Meron. Meron po. So, walang pasubali doon. Yun ay malinaw. Malinaw po na may karapatan. Parang katulad din yan ng kapag ang isang restaurant ay nagsabi na, although hindi ito religious freedom, pag sinabi na bawal dito may nakachinela, so bawal dito ang nakashorts. Ay, hindi ko alam kung bakit may ganung restaurant ang magaganon kasi syempre dagdag ng customer yon. Hindi na ba-violate ang karapatan mo kapag ikay palabasin? Dahil hindi mo naman, hindi private property yon. Pangalawa, hindi naman ikulapa, well, may iba pa namang restaurant so pwede kang kainan. Di ba? Alam mo naman na bawal, may nakalagay doon na no entry. Di ba? Tapos papasok ka pa rin. So alam mo yun, may ganun eh. But this is not an issue of religious rights. Mas matindi yung religious rights kasi constitutional yan. The state could not interfere into the rights of people to freely exercise their faith. Okay? At maraming beses na nating nakita yan sa fact na ang mga Muslim pwede mag-asawa ng marami, ang mga bawal sa reliyon nila ay hindi pipilitin, katulad ng sa reproductive health, yung mga sarado Katoliko o Kristiyano na ayaw mag-participate sa pag-administer ng artificial reproductive health technologies ay pinapayagan na ipasan na lang sa ibang tao ang kanilang, basta importante, hindi nila tatanggihan. Isasabihin lang nila na hindi ako pwede, ipapasa kita. Responsibility may ipasa sa iba. So, in total, hindi ka lang naman ang doktor. Di ba? Now, so and there is also the right on military training. Di ba? Yung our not to be involved in military training. So, kung mandatory yung military training, kung merong religion na makapagsabi na bawal sa amin yan. Bawal sa amin humawak ng baril. Bawal sa amin na sumali sa militar. Okay? Then, hindi mo pwedeng parusahan ang tao. Pag hindi niya ginawa, bibigyan mo siya ng another activity. O hindi mo siya pahawakin ng baril. Okay? Katulad din yan ng mga hindi pagsali sa union. Hindi mo pwedeng parusahan ng isang empleyado na hindi sumasali sa union dahil bawal sa relihiyon niya. So, yun yung kailangan nating maintindihan. The Church of God has a right to refuse the entry of an LGBT of a known trans woman in their premises. And it was within its right to refuse the perfection of a contract kung nag-violate. So pag-usapin ng legalidad, may point yung simbahan. So may nagsasabi, meron daw ordinansa ang probinsya ng Cavite na nagbabawal sa discrimination laban sa mga gays. Right. But that is a law coming from the province. And just like the law of reproductive health, hindi rin yan pwedeng gamitin kung ang nagiging rason, ang ini-invoke ng mga tao, ang religious rights nila. Okay? In fact, pag i-insist yan ng kunyari multahan o i-demanda ng provincial government ng Cavite, ang Church of God, pwede silang dalhin sa Korte Suprema dyan. Pwedeng questionin ng Church of God yung ordinansang yan kung konstitusyonal. At mukhang malakas-lakas ang laban ng Church of God. So having said this, let us now go to the ethics and the morality of it all. Kasi sabi ko, hindi porket legal, ethical at moral. Simbahan itong pinag-uusapan natin. Ang tinuturo nila kagandahang asal. Hindi ba? Naando na ako na maaring na offend yung kanilang pananaw. At may una naman silang salita. Kasi kung meron naman dito talagang kailangan sisihin, ako personally, hindi si sasaso kasi siya inimbitahan lang siya eh. Ang dapat nasisihin dito yung school. Kasi sinabi na sa'yo ng simbahan na yon na hindi pwede to. Ngayon kung totoo talagang sa una pa lang sinabi sa'yo na bawal dito ang LGBT, marami kang pwedeng gawin.
pwede kang makiusap sa kanila, una. Pwede mong sabihin, pwede bang ma-exempt dito? Pwede bang sa ganitong pagkakataon ay mapagbigyan nyo kami, makiusap? Ginawa ba yun? Eh, hindi ko alam. Pangalawa, maghanap ng ibang venue. I-postpone, maghanap ng ibang venue. Yun nga, at saka yung isang sinasabi nila. Dapat, nagpalit na lang sila ng commencement speaker. Pero yun, mukhang mahirap yun kasi kung naimbitahan mo na. So, the school should have done something about it. From the very start, dapat alam na nila ano yung mga bawal at hindi bawal. Di ba? Pag ikay magrerenta ng place, inaalam mo muna ano yung mga specifications, ano yung bawal, ano yung pwede mong dalhin, ano yung hindi mo pwedeng dalhin, pwede ka ba magdala ng pagkain, etc., etc. So, alam mo yun. Hindi mo na ipagpipilitan. So, from the very start, inaalam mo dapat ano yung bawal at hindi bawal. At pag na-communicate naman sa'yo, na bawal ang LGBT dahil kahit discriminatory, dahil nagrerenta ka ng place, wala ka magagawa doon. Hindi mo pag-aari yung espasyo at religious freedom nila yan. Diba? So wala ka magagawa doon. Di sana hindi mo na itinuloy o hindi ka na iniba na yung inimbitahan mo. So dito, ang sinisiko dito yung bakit nagkaroon ng ganito kontrobersiya is the school itself. I'm sorry, but that is my point. But having said that, naandun na tayo, pinagpilitan ng school na si Sasasot ang ilagay doon. Dito naman ako umumo sa usapin ng moral at ethical. Para sa akin, simbahan ka eh. Pinagpipitagan mo ang pananampalataya mo, pero ang pananampalataya ng lahat ay sa Diyos. At ang Diyos ay maunawain. Ang Diyos ay mapagpatawad. Ang Diyos ay may pagtangi sa mga nasa minorya o sabihin na natin mga naliligaw ng landas, although I don't imply that being gay is naliligaw ng landas. E pananaw nila yun. Pwede naman ang ginawa ng simbahan at dito sinisisi ko na simbahan. Pwede naman na, okay, tuloy natin yan. Huwag nyo nang patayan. Ba't yung pinatayan ng ilaw? Ba't yung pinatayan ng kuryente? That is so bastos. That is so unchristian. And then you deal with them after. Okay, you deal with them after. You ask the school to explain. You can even sue the school for breach of contract. Diba? Kung may kontrata kayong pinirmahan, that is a breach of contract. You can even sue the school and ask for damages. Diba? Or you can even double the honor the donation required, di ba? Sa penalty, pagmumultahin, or ibaban mo na sila forever sa venue. Di na sila pwedeng gumamit ng venue in the future. You can do all these things. But para patayan, dahil lamang bakla yung nagsasalita, pagpalagay na natin na bawal sa inyong pananampalataya. Pero hindi rin kayo naging consistent dahil pinatayan nyo ng ilaw. Ang balita ko, pinauwi nyo pa, tinapos na lang yung, hindi na natapos yung ceremony. Nadamay pa yung ibang mga tao na wala namang kasalanan dahil sila ay graduate lang. So, how can this be so Christian? Ako personally, ang tingin ko nga dito, how can it even be so Christian for you to discriminate against the LGBTQI? It is very discriminatory. You may not be committing an illegal act. It is well within your right. In fact, I am even going to surmise that if we are going to have a soggy bill, if we're going to have a soggy bill, magiging contentious issue yan. Kasi hindi pa naman na-approve yung SOGIE, yung soggy bill. Pero magiging issue yung pag-uusapan kasi for example sa mga Catholic schools. Sinasabi ng ibang Catholic schools, imamandate na ba sila ngayon na mag-admit ng mga trans women? Kunyari ko exclusive school for girls yan. Pwede bang mag-admit na sila ngayon ng babae na dating lalaki? Okay? Magiging issue yan kasi Catholic school kami. Pananampalataya namin. Pag-aari kami ng isang order. Di ba? So yun yung mga pagtatalunan. And I'm not even certain if the law, if it requires them to admit that it will pass constitutionality measure. You know? Kasi ang president lang din dito yung RH law eh. Batas yun eh. So, pag-uusapan yan later. Pero ang point dito is about human relations. Tama, may karapatan ka sa iyong pananampalataya. Pero
dapat consistent ka sa kung anong pinaglalaban mo, ano yung pinapanampalataya mo, and kung si Hispong Hesukristo nga sa halip na ipagtabuyan si Maria Magdalena na isang makasalanan ay iniyakapan niya. Okay? Si Maria Magdalena na makasalanan, isang makasalanang babae, isang maruming babae, ay niyakap ni Poong Hesukristo. Sino ba tayo para maghusga? What would happen to your church if you're going to let an LGBTQ stand on stage? Is it going to make it crumble? And what about the other sinners that you allow to speak on your stage? You know, ako, malapit sa aking puso ang diskriminasyon laban sa mga LGBT. Because I have a son, my only son, and he's gay. And I'm so proud of him. I have nothing against gays and homosexuals. Okay? They have a right. So ito nangyaring ito. Klaro dito ang pag-separate ng legality sa obligasyon mong magpakatao. Maging moral at etikal. Hindi ko naintindihan yung sabihin mong ginagalang mo at wala namang kasalanan ang mga bakla. Ginagalang mo sila pero pinatayan mo sila ng ilaw habang nagsasalita. At idinamay mo pa yung iba namang walang kasalanan. Pagpalagay na yung may school ang may kasalanan, hindi sila lang parusahan mo. Iban mo na sila forever. Multahan mo. O kaya idemanda mo. Pero yung pati yung mga bawat graduate doon, wala na, ginusto ba nila na si Sasasot ang maging... Imagine ma-undermine mo, ano, masabotahin mo yung kanilang graduation. Sa bawat magulang, importante yan, yung pag-graduate ng mga anak nila. Imagine na doon sila, nag-bis yun, naghanda yun, merong handaan yung pag-uwihan sa bahay. O paano yun? Hindi natapos. Diba? Imagine yung kanilang dagdag na angst, dagdag na gastos, yung inconvenience just because of that. It should be, the law may have been on your side, but religion was not. That's my point. I think the law was on your side. But being godly, being a real Christian, was not. Kasi, bigotry, that's what I call it. Parang katulad yun ng mga taong gustong batuhin si Maria Magdalena. O yung adulteress. Kasi di ba may debate si Maria Magdalena ba talaga yun? Yung adulteress. Yung babaeng nagkasala. Yung mga tao sa paligid niya, yung mga saserdote, yung mga pariseo, yung mga miyembro ng Sanhedrin na gustong batuhin yung babaeng makasalanan hanggang mamatay. Sapagkat yun ang penalty sa adultery. Stoned until death. Doon sa Hebraic law. Sa Torah. Sa kanilang law. Yan ang klase ng mga taong pumapatay ng ilaw at ng mikropono dahil bakla ang isang tao. Ang Diyos, si Hesukristo, niyakap yung babaeng makasalanan. Doon makikita mo na lang kung ano talaga ang tunay na diwa ng isang relihiyon. It's not about what is written in the text. It's about how you live it. Kasi sabi ko nga, alam nyo, itong pakikipagtungo natin sa kapwa, yung pakikipagkapwa-tao natin, importante. Hindi tayo pwedeng mag-discriminate. Ako nga naaliw ako dun sa mga tao na pinaglalaban nila ang mga kabaklaan, pero dahil si Sasasot yan, nag-iiba ng paningin, bumababa ang tingin ko dun. I'm sorry. Kasi ang pakikipaglaban mo, laban sa diskriminasyon, laban sa mga bakla, tomboy, lesbian, etc. Hindi dapat yan ang ilalan ng political color. Ang bakla, kaya yan ay BBM o DDS o pink, bakla pa rin yan. Ang diskriminasyon laban sa kanila, diskriminasyon din ang laban sa kabaklaan. At kung ikaw galit sa diskriminasyon, hindi mo dapat tinotolerate regardless of whether it is against someone
you agree with and someone you find despicable and deplorable. Hindi dapat tayo ganun. So, sana yun ang aral na isa pa sana iwanan ko sa inyong araw na to. When you fight for rights, it should be universal. It should not be dependent on the political color of a person. When you fight for women's rights, or when you celebrate women's rights, it's not dependent on whether the woman is pink or red and green. Okay? Sige po. Sana po nakapagsilbi ako sa bayan dahil yan po ang sabi sa akin ng UP. Sana po nakapagturo ko sa inyong kaisipan, na-applause ko niya mga puso at nakapagpabago ko ng mga pananaw niyo sa buhay. Kahit konti lang, kahit sa usapang politika lang. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach minds, touch hearts, and transform lives. Hanggang Biyernes po ulit tayo. Lagi na po tayo maaga. Kasi parang natatapos na. At kumisa kasi may mga meeting ako, alas 8, ganon. Eh, para maiwasan na natin yung ganon. Okay? Ingat po tayo lagi. Medyo umakyat-akyat ng kaunti ang mga kaso ng COVID-19. Huwag po tayo magpakakampante. Nag-wear pa rin ng face mask. Iwasan pa rin. Alam ko madaling sabi na iwasan ng matataong lugar. Pero mag-ingat na lang po tayo. Sige po. Lagi kong sinasabi. UP naming mahal. Teka, mag-subscribe po kayo sa YouTube. Palamihin nyo naman ang aking subscriber sa YouTube. 7,400 na tayo. Paabutin po na, tulungan niyo po ako makarating ng 10,000. Tapos pag naka 10,000 tayo, paratingin natin ng 20. You know, may ambisyon ako. Sana makarating ako na 6 figures, di ba? Mas maganda kasi yung mas marami ako naabot. Palawakin po natin itong channel na ito. Tulungan niyo po ako sa YouTube. At patuloy niyo pa rin akong sundan sa Facebook. Abangan niyo pa rin pa mga microblog ko. At subaybayan niyo pa ang mga column ko sa Manila Times. Tuesdays, Thursdays, at Saturdays. UP naming mahal, Animo Lasal. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat. Ingat po tayo. See you Friday.